Marami ang mga nagsasabi na sa April 8, 2024 sa panahon ng solar eclipse, magugunaw na raw yung ating mundo. Pero mga kapatid, patutunayan natin sa video na ito na hindi pa magugunaw yung mundo sa araw na yon. Isa sa pinaka-inaabangan ng maraming tao sa buong mundo ngayong taon ay nalalapit na solar eclipse pagdating ng April 8, 2024. May ilang mga tao excited sila na makita itong solar eclipse pagdating ng araw na yon. Pero mga kapatid, meron ding ilang mga tao na natatakot sila at nangangamba pagdating ng solar eclipse. Kasi mga kapatid, may mga lumalabas na mga balita at mga teorya na nagsasabi na pagdating ng solar eclipse sa araw na yon, merong hindi magandang mangyayari. At ang pinaka-kinakatakutan nga ng lahat na pagdating ng solar eclipse na yon, sinasabi nila na doon na raw magugunaw yung ating mundo. So dahil dyan, may iba't ibang mga impormasyon na naglalabasan na dapat maghanda na raw tayo bago dumating yung solar eclipse. Kasi hindi natin alam kung ano yung mga mangyayari habang may solar eclipse at pagkatapos ng solar eclipse. Marami ang mga nagsasabi na yung pagdating ng solar eclipse sa April 8, 2024, ito daw ay kakaiba sa mga solar eclipse na nangyari sa ating kasaysayan. Sinasabi nila na hindi raw basta-basta yung solar eclipse na ito, kaya nga maraming tao ang natatakot. So pagdating ng solar eclipse, maraming iba't ibang mga expectation yung mga tao sa kung anong pwedeng mangyari pagdating ng araw na yon. Ngayon tulad nga nasabi ko po sa inyo, may mga naniniwala na pagdating ng April 8, magugunaw na raw yung ating mundo. Ngayon mga kapatid, bakit nga ba hindi dapat tayo matakot sa pagdating ng solar eclipse sa April 8, 2024? Bakit nga ba hindi pa magugunaw yung mundo sa araw na yon? Una, wala kasing kinalaman yung solar eclipse sa katapusan ng ating mundo. Sa kasaysayan ng ating mundo, maraming beses na nagkaroon ng solar eclipse. So hindi po unang beses lang mangyayari yung solar eclipse sa April 8. So noon pa man, meron na talagang solar eclipse na nagaganap. Ngayon mga kapatid, kung noon pa man meron ng solar eclipse na nagaganap, ibig sabihin dapat noon pa nagunaw na yung mundo. E bakit kayong solar eclipse lang mangyayari yung katapusan ng mundo? E ang dami ng solar eclipse na nangyari noong mga nakaraan. So ang ibig sabihin lang po niyan mga kapatid, walang kinalaman yung mga solar eclipse na nangyayari sa katapusan ng ating mundo. So kung nagkaroon ng solar eclipse noon at wala naman nangyari, ganun din po sa pagdating ng April 8. Pagkatapos ng solar eclipse, wala namang mangyayari. At yun nga, hindi magugunaw yung ating mundo. Kasi maraming beses na nagkaroon ng solar eclipse at hindi naman nagunaw yung ating mundo. Walang nasabi o nabanggit na salitang solar eclipse sa Biblia. Pero may ilang mga scholar ang naniniwala na noong Old Testament, merong naganap na solar eclipse. Ito po yung sinasabi sa Amos chapter 8 verse 9. Sa araw na iyon, sabi ng Panginoong Yahweh, lulubog ang araw sa katanghaliang tapat at magdidilim sa buong maghapon. So dahil sinabi dyan na sa katanghaliang tapat, lulubog daw yung araw at magdidilim sa maghapon, sinasabi nga po nila na maaring eto yung solar eclipse. Kasi mga kapatid, maaring yun yung paraan para magdilim yung katanghalian at yung maghapon sa pamamagitan ng solar eclipse. So yan po yung ibang paniniwala ng mga scholar. So hindi po natin alam kung talagang solar eclipse yung tinutukoy dito sa verse na ito. Pero mga kapatid, kung solar eclipse man yon, ibig sabihin lang yan, kung nangyari na noon yung solar eclipse, bakit hindi pa nagunaw yung mundo? Kung merong kinalaman yung solar eclipse sa pagkagunaw ng mundo. So bukod dyan mga kapatid, meron din sinabi itong si Prophet Joel na pagdating ng panahon, yung araw ay magdidilim din. So yan po, sinasabi rin ng ilan na maaaring yan yung total solar eclipse na padidilimin ng buwan yung araw. Basahin natin yung Joel chapter 2 verse 31. Ang araw ay magdidilim at ang buwan ay pupulang parang dugo bago dumating ang dakila at nakakatakot na araw ni Yahweh. So dito mga kapatid, kung ang tinutukoy nga dito ay solar eclipse, ibig sabihin po niyan, bago dumating yung tribulation, merong ganitong kaganapan na mangyayari. Pero ang point natin dito, mangyayari itong binasa natin na ito na prophecy bago dumating yung tribulation. So hindi po sinasabi dito na mangyayari itong mga bagay na ito kapag magugunaw na yung mundo. So magkaiba po yung tribulation sa pagkagunaw ng mundo. Yung tribulation po mangyayari yan after ng rapture. So dito makikita natin, base sa history at yun nga ayon sa binasa natin sa Biblia, walang kinalaman yung solar eclipse doon sa katapusan ng mundo. Kaya yung solar eclipse na darating sa April 8, 2024, yan po ay normal na solar eclipse lang. Wala pong kakaiba dyan. So kung paano nangyari yung mga solar eclipse sa ating kasaysayan at sa mga nakaraang taon, ganun din po pagdating ng April 8. Wala po siyang pagkakaiba at wala siyang kinalaman sa katapusan ng ating mundo. Pangalawa, hindi pa magugunaw yung mundo kasi hindi pa nagaganap lahat ng propesiya sa Biblia. Mga kapatid, magugunaw lamang yung mundo kapag yung mga propesiya sa Biblia ay naganap ng lahat. Kaya lang mga kapatid, kung titingnan natin, marami pang mga propesiya na hindi pa nagaganap na nakasulat sa Biblia. So ibig sabihin po niyan, hindi pa magugunaw yung mundo pagdating ng April 8, 2024. Kasi mga kapatid, kapag nagunaw na yung mundo sa April 8 at hindi pa natutupad yung mga propesiya na nakalagay sa Biblia, ibig sabihin lang po niyan, hindi totoo yung mga nakalagay sa Biblia. Pero mga kapatid, alam natin na totoo at buhay ang Biblia. So bago magunaw yung mundo, kailangan matupad muna yung mga propesiya na naandyan.
So tayo naniniwala na yung mga propesiya na hindi pa nagaganap sa Biblia, mangyayari pa po yan. At mangyayari yan sa ating mundo. Ngayon mga kapatid, paano mangyayari yung propesiya sa Biblia kung wala na o nagunaw na yung ating mundo? So kung magugunaw na yung mundo sa April 8, 2024, ibig sabihin lang po niyan mga kapatid, hindi na matutupad yung mga propesiya na nakalagay sa Biblia. Kaya mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, hindi pa magugunaw yung mundo. Marami pa mga propesiya ang magaganap na nakalagay sa Biblia na dapat mangyari. Tulad na lamang ng rapture at second coming ng ating Panginoong Kristo. So paano magaganap yung event na yon kung nagunaw na yung ating mundo? Kung wala na yung ating mundo? Eh alam po natin na yung ating Panginoong Kristo, bababa po siya doon sa Israel, doon sa Jerusalem, sa Mount of Olives. So kung gunaw na yung mundo, hindi na po mangyayari itong second coming. At bukod dyan mga kapatid, alam naman natin na pagbaba ng ating Panginoong Kristo dito sa ating mundo, doon na po magsisimula yung 1,000 years na pagrurule niya dito sa ating mundo, yung millennial reign of Jesus Christ. So magaganap po yung millennial reign of Jesus Christ hindi sa ibang planeta o kaya man sa langit, dito po sa ating mundo. Malinaw po yan yung sinasabi ng Biblia. So paano po mangyayari yung 1,000 years na pagrurule ng ating Panginoong Kristo kung magugunaw na yung ating mundo na ito? So mag-establish pa po ng kingdom yung ating Panginoon sa mundo na ito sa loob ng 1,000 taon, kaya hindi pa magugunaw yung ating mundo. Bukod dyan mga kapatid, hindi pa rin lumalabas yung Antikristo at yung Third Temple, hindi pa po ito na itatayo. So nakalagay po yan sa propesiya ng Bible na maitatayo pa yung Third Temple at lalabas yung Antikristo. E ngayon mga kapatid, wala pa po sila. So kailangan muna mga kapatid na magkaroon ng 7 years na tribulation at dyan po maghahari yung Antikristo sa loob ng 7 taon. At yung judgment ng Panginoon mga kapatid, mararanasan yan dito sa ating mundo. Kung babasahin po natin yung Book of Revelation, lahat po ng mga kaganapan patungkol sa judgment ng ating Panginoon, dito po yan ibabagsak sa ating mundo. Pero hindi ibig sabihin na ibabagsak ng Diyos yung judgment niya dito sa ating mundo, yun na yung katapusan ng mundo. Hindi pa po yun, tribulation pa lang yun. So marami pa pong mga prophecy na mangyayari kung babasahin niyo yung Book of Revelation at ibang book sa Bible na hindi pa nagaganap. Kailangan maganap muna po yan bago magunaw yung ating mundo. So hindi pa po magugunaw yung mundo mga kapatid, huwag kayong matakot. Dahil kung titingnan natin yung Biblia, matagal pa po ito. Marami pa mga propesiya na dapat maganap bago magunaw yung ating mundo. Pangatlo at panghuli, hindi pa magugunaw yung ating mundo kasi mayroon pang magandang plano yung Diyos sa buhay mo at sa ating mundo. Kapatid, huwag mong isipin na matatapos na o magugunaw na yung ating mundo pagdating ng April 8, 2024 o sa panahon nga ng solar eclipse. Kasi nga kapag inisip mo yan at kapag sinabi mo yan, parang sinabi mo na rin na tapos na yung magandang plano ng Diyos para sa buhay mo at sa mundo na ito. Kapatid, tandaan mo, meron pang magandang plano yung Diyos sa buhay mo, kaya hindi niya pagugunawin yung ating mundo. So ang gusto ng Panginoon, maranasan mo pa yung mga pagpapala na mula sa Kanya at yung mga magandang bagay na mula sa ating Diyos. So kung magugunaw na yung mundo, hindi mo na mararanasan yung mga bagay na yon sa ating mundo. Tandaan mo, meron pang magandang mangyayari sa buhay mo, meron pang pag-asa. So kahit nakikita mo na parang walang kasiguraduhan sa mga mangyayari sa ating mundo, pero ang isang sigurado, totoo ang pangako ng Diyos. At totoo rin na meron pa siyang magandang plano para sa buhay mo habang nabubuhay ka sa mundo na ito. Tandaan niyo po mga kapatid, meron kayong purpose sa mundo na ito. Meron pa kayong gagawin sa mundo na ito. So hindi pa pwedeng magunaw yung mundo na ito. Kailangan yung purpose niyo, makita niyo muna at magawa niyo yung kalooban ng Diyos bago magunaw yung mundo. At hindi lang yan, para sa sangkatauhan. Ang gusto kasi ng Diyos, bago mangyari yung katapusan at bago dumating yung ating Panginoong Kristo, kailangan maibahagi muna yung magandang balita sa buong mundo. And then kapag nangyari yon, doon na yung wakas. Basahin natin yung Matthew chapter 24, verse 14. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa. At saka darating ang wakas. Yan po yung malinaw na sinasabi ng Biblia at nagpapatunay na hindi pa magugunaw yung mundo. Kasi nga alam ng Diyos na marami pang hindi ligtas at marami pang hindi naaabot na magandang balita. Kaya mga kapatid, bago magugunaw yung mundo, kailangan ma-share muna yung gospel sa buong mundo. And then kapag nangyari na yon, doon na mangyayari yung wakas. So wag po kayong mawala ng pag-asa at wag po kayong matakot sa mga naririnig nyo patungkol sa katapusan ng ating mundo. Kasi nga mga kapatid, meron pang magandang plano yung Diyos sa buhay nyo. Tandaan nyo po ito mga kapatid, kung walang nakakaalam ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, ganun din po sa katapusan ng ating mundo. Wala rin pong nakakaalam yan. Kaya kung sinasabi nila na sa April 8, 2024 yung katapusan ng mundo, ibig sabihin lang po yan, walang katotohanan dyan. Ibig sabihin lang po mga kapatid, hindi mangyayari yung katapusan ng mundo sa araw na yon. Kasi nga, walang nakakaalam kung kailan talaga magugunaw yung ating mundo. Tulad ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Basahin po natin yung Matthew chapter 24, verse 36. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man. Ang ama lamang ang nakakaalam nito.
So malinaw mga kapatid, dahil walang nakakaalam ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, wala rin nakakaalam ng katapusan ng mundo. Kaya kung may nagpipredik at nagsasabi ng katapusan ng mundo, huwag niyo pong paniwalaan yon. Wala pong nakakaalam kung kailan matatapos yung ating mundo. Tanging yung ating Diyos lamang. So huwag po kayong matakot, huwag kayong mangamba sa mga naririnig yung mga balita patungkol sa katapusan ng mundo. So dapat mga kapatid, magkaroon tayo ng pag-asa na mayroon pang magandang plano yung Diyos para sa bawat isa sa atin. At hindi lang yon, sa buong mundo rin, habang hinihintay po natin yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. So yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.